Hello guys, mga ka-entrepreneurs, what's up? Kumusta po tayong lahat? Ngayon, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko, i-revive natin yung entrepreneurs.com. So ano-ano pa yung kailangan natin? Una-una, kailangan natin ng domain name. Yung domain name, ito na yung pangalan ng website, entrepreneurs.com. So meron na tayo niyan. Ang pangalawa, kailangan natin ng web host. So yung dating kong web host, inechepuera ko na yun, wala na. So ngayon, kuha ko ng panibagong web host, kung saan itong web host, siya yung mag-host lahat ng files ng ating website. Ibig sabihin, kapag merong mag-visit doon sa ating domain, which is entrepreneurs.com, na nandun sa web host, lahat ng files. So itong web host na to, siya yung mag-load lahat ng mga content ng website natin. So, syempre, pag pumunta ka sa isang website, ang una-unang tinatype mo iyong domain name, which is www.entrepreneurs.com. So, ito yung domain name. Para maituro natin sa web host yung laman, para sabihin natin, oops, yung laman nito dito mo kukunin, so isi-set up natin yan lahat. Okay? So, isi-set up muna natin yung ating domain na every time may mag-visit ng ating domain, doon niya ituturo yung laman sa ating web host. Okay, so i-configure natin. Pumunta tayo ngayon sa aking computer at upang makita natin kung paano pa ito ginagawa. Alright? Okay, so andito tayo ngayon sa aking GoDaddy account kung saan may mga iba-ibang mga websites, no, na aking pagmamayari. And then, ito rin yung aking SiteGround account. So, ito yung domain name, dito manggagaling sa GoDaddy, at ito yung aking web host, which is SiteGround. Now, unang-una, kailangan ko i-connect yung aking domain dito sa web host. So, pumunta ako sa aking accounts. So, click ko lang my accounts. Then, pumunta ka sa cPanel. Depende, guys, kung ano yung host ninyo. Karamihan dyan, pare-pareho lang yan, pare-pareho ng cPanel. Very similar, no? So, click ko, go to cPanel. And then, dito sa aking cPanel, ang gagawin ko is to add a domain, add on domains. So, ang i-add ko ngayon, kung pupunta tayo sa aking entrepreneurs.com, so, cannot be reached na siya kasi galis, nasa isang web host pa to, wala na yung web host. Hindi ko na nirenew, no? Gumawa na ako ng panibago, which is SiteGround. So, ngayon, dadagdag ko siya. Ang domain name is entrepreneurs.com. Tanggalin mo yung mga extra character. Sa directory root ko siya ilalagay, and then password. And then click mo add on domain. Okay, so acknowledge na lang ngayon yung entrepreneurs na webs na domain. Go to cPanel. Makikita mo dito yung information ng name server. Andito, ito, name servers, dalawa yan. So, ito yung name server. Okay, so, nang in-add ko ngayon yung domain na entrepreneurs, i-consider niya, no? I-consider niya kasi na-add ko na siya as add-on domain. So, aware na to. Pero ang problema, kailangan ko rin i-point galing sa aking records, sa aking domain, sa which is entrepreneurs.com, na every time natatawagin itong pangalan ng entrepreneurs.com, ang magsaserve ng kanyang content is ito. Usually guys, pag bagong-bago pa yung domain na binili ninyo, sometimes it will take 12 hours to 24 hours, sometimes dalawang araw, bago mag-propagate, no, sa internet. Yung domain mo, pag itatype mo, minsan, pag bagong-bago yan, hindi pa yung cell magiging live, no? It will take 24 hours, no? Bago mag-live. So, kung hindi pa siya lumalabas, antayin nyo lang. So, ano lang nangyari, guys? Ito. Yung web hosting natin, in-add na natin yung domain. So, marerecognize niya pag merong nakatutok sa kanya na sinasabi i-handle yung kanyang domain. So, recognize niya kasi na-add na natin sa web host. At yung ating domain naman, itinutok na natin sa ating web host. So, anong ibig sabihin nito?
So every time na merong tatawag ng entrepreneurs.com, i-enter natin. Ituturo niya ngayon sa doon sa name server. So ngayon, meron lang tayong problema dito kasi sinasabi, your connection is not secure kasi tinype natin kasi HTTPS. So HTTPS siya pero wala naman tayong certificate. So mag-add tayo ng certificate sa ating website. Dito sa SiteGround, may libre na yung ito, security, which is HTTPS. Ito guys, HTTPS, ibig sabihin yan, secure connection. So, sa Entrepreneurs, wala pa. So, mag-request ako, i-install ko yung SSL para maging secure connection. Ang communication between the client pati yung website magiging secure. So, again, try natin install. Kailangan dito na yan siya. Wala pa, i-reload natin. Wala pa rin, so install ko ulit. Let's encrypt certificate added successfully to the installation queue. So, nakalagay na daw sa installation queue. So, ayun na, meron na, entrepreneurs.com. Lagay natin HTTPS. HTTPS. Entrepreneurs.com. Ngayon, wala na yung error. No? Meron na, nakikita nyo yung ano? Connection is secure. Dahil yan sa certificate, no? Ibig sabihin, ni-recognize na ni web host, ni SiteGround na ako yung talagang may-ari, kaya secure yung connection. Yung identity, yung may-ari ng website is already known, kaya secure siya. Ibig sabihin, hindi siya fraud, or madali lang makilala kung sinong may-ari. Okay? So now that has been solved, so meron na tayong domain name, ang web host natin is already connected. Mag-work na siya pero wala pa lang naman, no? Kaya nisasabi forbidden kasi wala pa mang naman. Kung pupunta tayo sa ating file manager dito mo lahat makikita yung kung ano. So file manager nung itong website na to, which is Entrepreneurs, yan yung parang folder kung saan lahat ng folder. So wala pa, no? So i-delete ko yung mga nakalagay dyan, hindi mo natin kailangan yan. Yung laman lang ha ng Entrepreneurs ng folder. Kung mag-create ako ng new file, guys, tingnan nyo ano mayayari, ha? Mag-create ako. Ang una-unang tinitingnan ng browser, no? Ang index.html. HTML. So, nag-create ako ng file. Wala mang laman. Kung i-edit ko yan, edit ko sa aking, maglagay ako HTML, mag-center. Or maglagay ako ng H1 tag. Lagay ko, this site is... So, kung i-save ko to guys, and then i-reload ko yung Entrepreneurs, yung index.html ang maglalabas. Ito na yun. This site is undergoing maintenance. So, ibig sabihin, active na yung ating website. So, galing sa ating domain, tinuturo niya na yung content, ina-accept din ang ating web host. So, dito sa directory ng web host, lahat ng mga kailangan sa website, dito natin ilalagay. So, gumawa lang ako ng temporary, which is index.html, for the sake of this tutorial, para malaman ninyo na, ganun pala yun siya. So, ngayon, ang kailangan natin is WordPress para gumawa ng website. Hindi tayo mano-mano. Kung mag-mano-mano, kaya rin natin gumawa niyan, pero para kang sirang ulo, sira-sisiraan. No? Pwede naman may madaling paraan, huwag ka na magpakandahirap. So, sundin nyo lang kung ano yung mas madaling paraan. So, ito yon. Sa ating cPanel, mayroong WordPress installer dyan. As simple as click. Click natin WordPress. I-install natin. Click natin install. Saan mo i-install? Of course, dito sa aking website na entrepreneurs.com. Saan directory? Sa root. Ibig sabihin sa root, ito yung pinaka-root directory ng folder na Entrepreneurs. So, dito man yun. Sa root. Huwag ka gumawa ng another folder sa loob. Kasi maglagay ka dito ng another folder. Lagay natin WordPress. Mangyayari, gagawa yan sa ng folder tapos doon naman sa loob. So, ang address din ng website mo, entrepreneurs.com/WordPress. Ang pangit naman ng address. So, kailangan, entrepreneurs.com lang, yun na yun. No? Wala nang pa folder. So, dapat sa root. In directory, root, so wala siyang
i-blank na yun siya. And then site name, ilalagay ko entrepreneurs.com. Itong mga details dito, ma-edit mo man siya later on, no? So walang problema. Yan na lang, temporarily. Install. So ang gagawin niya guys is i-install niya lahat ng files dito sa folder. Kung gusto niyo, kung i-reload ko ito ngayon, tingnan mo, oh, dumami na yung files kasi ini-install niya na. Hindi pa siya tapos, no? So yung ating index.html, andito, oh, nire-rename niya, nilagyan niya ng html underscore kasi kalagay ko entrepreneurs.com kasi magiging WordPress na ang laman nito. O, oh, yan, o. Oh. Umiba na yung laman, no? Kasi nilagyan niya na. Antayin natin. Oh, congratulations, successfully installed yung WordPress. So ito, papalitan ko na to, i-delete ko na itong index.html na ginawa natin kanina kasi meron naman tayong panibagong laman. So para mag-login, ito na yung sinasabi niya, oh. To log in, ito, actually ang pangalan ng domain slash WP admin or slash login, pwede rin, no? So yung nilagay ko is admin and then ang password is password. So mag-login tayo sa backend ng ating website. Right, so nasa loob na tayo ng ating website, Entrepinoise. So dito, WordPress na to, no? So dito na natin gagawin lahat ng pag-design, pagpapaganda nating website. Sa ngayon, maglalagay muna ako ng plugin, add new plugin. Kasi syempre, kung titingnan ninyo yung ating website, Entrepinoise, tapos i-right click ko ha, visit our website. Kung makikita ninyo, ito yung laman, ayaw mo makita na habang ginatrabaho mo yung website mo, nakikita ng public, so gusto mo lagyan ng plugin. So mag-a-add ako ng plugin, ang pangalan ng plugin is under construction plugin. Ang under construction plugin is a way for you nga maglagay lang ng konting ano, ito na lang. Ito yung may magandang rating, so install natin yan, under construction. Super easy to use under construction page, landing page maintenance mode. So yun, ina-install na, activate. Ganun lang kadali guys kung mag-add ka ng feature, ng function sa WordPress, plugin lang. Okay, so ito na yun, under construction. Punta ako sa settings and then mababasa mo kung ano ang mga settings na meron dyan. May mga maraming advertisement, remove mo lang, hindi ako interesado dyan. So dito, ang design, so ito ilalagay kong design muna. Activate ko itong design na to. Right. Okay, under construction mode, naka-on. So guys, ito kasi admin ako, nakalagin ako, makikita ko pa rin yung content, no? Pero kapag bubuksan ko to sa ibang browser kung saan hindi ako nakalagin, gaya nitong isa, ipakita ko sa inyo yung isang browser, which is Opera browser. Mag-open ako ng Entrepinoise, ito na yung makikita ng public. Sorry, we're doing some work on the site. Thank you for being patient. We are doing some work on the site and we'll be back shortly. So ito yung nakikita ng mga tao. Alright? So habang nagtatrabaho to sa website, meron sila nakikita na ganitong picture. Galing sa, dahil lang sa admin. Dahil lang sa plugin na nilagay natin, maganda yung nakikita ng public, no? Alright, so trabahuin natin. So, yun guys. Sa ngayon, yan lang muna. So sana nagustuhan ninyo. And then, mag-subscribe kayo sa aking channel. Kung nasa Facebook man kayo, mag-subscribe kayo sa ating Entrepreneurs Group para sa mga future trainings. Kung nasa sa nanonood ka man nito sa YouTube, i-like mo rin yung video natin sa YouTube. Mag-subscribe ka para ma-notify ka kung mayroon mga future videos na darating. Galing dito guys, sa future video, pagpapatuloy ko yung paggawa na natin ng website sa WordPress gamit yung DB theme at yung pinaka-aabangan ninyo na ililibre ko kayo ng napakamahal na DB, yung license niya, lifetime license, ibibigyan ko kayo para magamit ninyo sa mga client ninyo at sa inyo, sa mga websites na gagawin ninyo.
So abangan ninyo at mag-subscribe ka ro para malaman ninyo kung lumabas na yung mga next or future videos na gagawin ko para sa inyo. So yun lang guys, until next time for my future videos. Bye-bye. Tayo na maging isang entrepreneur.